Bukas ang kapal na niyan. Andoon na siya, oh. Pati mga sasakyan namin. Oh. Wawa naman yung aking succulent. Mamamatay sila. Yeah. Ay, ay, ay. Tinan mo naman, oh. Sure. Channel, and today is another day, another blessing, and another vlog again. And today's video is about sa tag-ulan sa Pilipinas, tag-snow sa Japan. Okay, ano nga ba ang mga ginagawa ng mga Pilipino kapag tag-ulan? So, yung iba, mas masarap daw matulog sa Pilipinas kapag tag-ulan. Tapos, masarap daw yung tuyo at saka yung sampurado. Yung iba naman nagtatrabaho. Yung iba naman tulog, kain, tulog, kain. So, sa amin, dito sa Japan is, kapag tag-snow, diretso pa rin sila ng trabaho. So, kapag dito sa Japan is, nagbalita na kasi may radio kami dito sa amin dito sa bahay namin, buong Hitachi, ina-announce yan, o bukas magye-yelo, mag-uulan ng yelo. So, kinakailangan nyo na mag-prepare. Dito sa amin, kasi malapit kami sa Tokyo, pero doon sa ibang talagang kagaya ng Hokkaido, malayon sa amin para yung San Pablo to Cebu. Ganun ang kalayo, eroplano sinasakyan doon. Parang, basta malayan, eroplano sinasakyan doon. Doon sa lugar na ganun, talagang ang snow, umaabot talaga siya ng gabahay, ang taas ng snow. So, sa kanila, ina-announce sa kanila na kapag tag-snow, talagang ano sila, nagpi-prepare na sila ng mga pagkain nila kasi hindi na talaga sila makalabas nga ng bahay dahil talagang ang isnot sa kanila matataas. Kasing taas ng bahay, ganon. And dito naman sa amin, palibasa, kumba sa Pilipinas, kami is nasa Laguna. Nasa San Pablo kami. Kung mag-isno man hanggang tuhod lang, hindi naman hanggang tuhod, mababaw lang hanggang hanggang dito mo lang sa paa. Pero sa ibang sa bundok, inaabot ng hanggang tuhod. So dito sa Japan, kapag yung talagang taglakas na ng snow, nag-iimbak sila ng pagkain sa ilalim ng bahay. Yung pinakita ko sa inyo, kasi meron kami dito sa bahay namin, sa ilalim. Yung nag-iimbak sila ng mga pagkain, mga gulay, mga patatas, yun, hindi sila lumalabas ng bahay kasi nga makapal ang yelo sa Hokkaido. So, sa ilalim sila daw ng yung ganito, nag-iimbak ng pagkain. At saka isa pa, kagaya ngayon, in-announce kasi ngayon sa TV na kanya-kanyang place yan, sa isang place na kagaya sa Nagano, malapit yun sa, excuse me, sa Gumma. Ano yung talagang mataas din ang yelo doon kasi doon talaga dinadayo para mag-ski. So, kapag malakas ang ulan ng yelo, nawawalan sila ng kuryente.
Tapos nagba-brown out din sa kanila. So, kinakailangan may handa kang mga flashlight, mga ganito, yung mga antad dito, yung mga kapal na kumot para kung sakali mang mawala ng mga ilaw, may mga kumot sila na gagamitin. Ganun yung sa parting talagang malalakas ang yelo. At saka isa pa, hindi uso dito sa amin ang kapag malakas ang yelo is yung mapera na lang kung talagang wala ka ng madaanan sa sasakyan. Talagang required na hindi sila pumapasok yung ibang hapon na talagang ganun kalalakas ang yelo. Minsan hindi na pumapasok kasi nga delikado yun. Kasi ang yelo, mas maganda pa nga yung kagaya na yun. Ulan ng ulan, sobrang lamig. Ang lamig-lamig talaga niya, sabi ko. Diba sabi ko? Ayan, kaya pala napakalamig. Umuulan ng yelo. Wow! Hasta do kumikanay, wow. Wow naman, ang lamig kaya pala. Naku, yung aking mga succulent, patay. Ay, naku, yung aking mga halaman, mamatay sila. Yan, oh, umuulan ng yelo, grabe, oh. Tinan mo siya, oh. Sabi ko, di ba sabi ko nung isang araw, ay, uulan to ng yelo kasi iba yung lamig niya, eh. Bihira kasi umulan ng yelo dito sa amin, eh, yung parte dito sa Ibaraki, bihirang umulan ng yelo siguro. Sa hindi naman ganun halimbawa umulan ng yelo ngayong taon na to, sa susunod na taon hindi, sa susunod na taon hindi. Basta dalawang taon bago mag-umulan ng yelo, ay grabe na yung lamig. Sabi ko, ay, uulan ng yelo. Kaya nung nag-post ako noon na bumili na kami ni na Papa ng gas, para panlagay sa heater namin kasi kapag ganyang tag-ulan ng yelo, nagmamahal ang mga gas. So, ang ginagawa namin ni Papa, kapag yung alam namin na uulan ng yelo, mga 3 weeks before pa, full tank na kami, bumibili na talaga kami ng gas para hindi magpilahan. Kasi pilahan dito eh, kapag yung minsan nawawalan ng gas, eh, pag naman ang ginagamit naman namin kapag yung walang gas itong aircon ay ang taas niyan mataas ang babayaran mo kapag lagi kang naka-aircon heater. So ang ginagawa namin ang gas. At saka kapag yung ganitong taglamig, kinakailangan kasi na lalagyan mo ng chain yung sasakyan mo kasi lalo kami, narito kami sa parting mataas, kapag umuulan siya, tapos bigla siyang tunaw, tumitigas yung yelo eh, kaya madulas yung pag ikay nagmamaneho, madulas kahit i-brake mo, hindi mo makokontrol ang dulas ng sasakyan mo, kaya maraming na-aksidente dito sa Japan kapag ganyan na tag snow. So ngayon tumawag si Pabsing na dapat kasi mga ganitong oras, mga 7 o'clock umuuwi na yun eh. Eh ngayon tumawag siya, sabi niya, "Mama, maaano ako, malilita ako ng uwi, baka makauwi ako nito alas 12 na." Sabi ko, "Bakit?" Kasi meron daw nagbanggaan. Kasi hindi naman namin akalain na ganyan kalakas yung yelo, yung umulan lang ng snow, okay lang, pero yung ganyan kakapal na yelo, bibihirang nangyayari yun dito sa amin, ha? Noon, nung unang panahon, malakas. Ngayon, bibihirang ganong kalakas, ganong kadami ang yelo. So, sana, bigla siyang umulan ng tubig para matunaw siya. At pag natunaw naman ang yelo, mas delikado yung kinakailangan yung sasakyan mo. Yung gulong ng sasakyan mo, merong stopless, yung gulong na siya, pangyelo siya, or yung lalagyan mo siya ng kadena. So ngayon, nag-aalala ako kasi nga si Pabsing ay tumawag kanina, maliliit nga daw ng uwi. Nagtaka naman ako kanina, dahil ang aga ni Kenchang umuwi, eh. Umuwi kasi si Kenchang, halos magkasunod yan, si Pabsing at si Kenchang. 7 o'clock, 6:30, dumating si Kenchang, or maliit man si Kenchang,
7 o'clock. Si Popsing naman is 8 o'clock or 7 o'clock din. Halos magkasunod lang silang mag-ama. So, nung pagbukas ko ng pinto kanina, nagulat ako kasi si Kenchang ang daming yelo sa ano yung maliliit na butil ng mga isno. Sabi ko, oh, ano nangyari sa'yo? Tapos sabi niya, ma, pinauwi kami ng maaga kasi nga tag-yelo, lalakas pa daw ang snow. So, pag ganyang malakas ang snow, pinapauwi na sila ng maaga. And si Popsing, malayo kasi yung trabaho ni Popsing sa amin. Inaabot yun ng bali 45 minutes kapag traffic. Parang San Pablo to Los Baños ang biyahe ni Popsing araw-araw yun. Eh nga, medyo kinakabahan nga ako dahil ano yun, madulas kasi yun eh. Eh sabi ko, eh yun naman kanyang sasakyan, may stopless naman yun, pwede naman yung pang-yelo, pwede yung pang walang yelo, okay lang. Eh yung gano'n na, alam mo yung kahit nasabihin mo na meron yung kapag mababangga ka talaga. Eh may mga hapon din na kagaya nagbanggaan, eh di traffic yun, pausod-usod yun. Ay di siyempre, sabi ko, naku, kawawa naman yung juwabes ko kasi sabi niya, naalala mo nung nag-tsunami? Sabi ko, oo. Ganon kabagal ang takbo. Kasi nung nagka-tsunami at naglindulan, naiwan kami dito ni Kenchang. Umalis si Papa ng alas 4 doon sa kanilang opisina. Dumating si Popsing dito ng alas 12. Ganon daw ang bagal ng takbo. Kung ba, takbo-tigil, ganon. Kaya sabi ko, ay, kawawa naman si Popsing. Siguro gutom na gutom na yun. Eh, naganda pa man din ako ng soup na mainit para pagdating niya, mainitan yung sipmura niya. Tapos yung bathtub, iniinit ko ng hindi masyadong mainit. Tsaka isa pa, meron kasi dito tinatawag sa amin na yung nai-stroke sa loob ng bathtub. Kasi kinakailangan kasi kapag galing ka sa labas, syempre yung katawan mo, ang lamig-lamig yan. Kinakailangan mo na makapagbabad agad sa bathtub. Dahil malamig eh. Naninigas na yung mga kamay mo. Ganyan yung mga kamay mo eh. So doon, maraming namamatay na hapon. Kaya nung ako is nagtrabaho ng caregiver, itinuro yan sa amin na kinakailangan daw kasi kapag paliliguan yung mga matandang at yung ang edad is nasa 80 years old na, ano muna daw yung paa, isha-shower mo muna yung paa ng mainit na tubig, tapos dahan-dahan mo siyang hanggang tuhod na ano na babasain ng tubig para hindi daw mabigla yung puso. Ngayon, may mga hapo na sobrang yung mga bata okay pa eh, pero yung edad ni Popsing, yung patanda na kami, kinakailangan paa muna. So, si Popsing kapag dumarating yan, shower muna siya, tapos hindi siya nagbababad agad ng babad agad. Kaya paa muna, tapos paiinitan niya, nakaupo lang siya sa bathtub, tapos saka siya lulubog sa bathtub. Kasi maraming namamatay doon. Minsan, ako din minsan eh, nung hindi pa ako sanay na, nung edad ko is mga 20 years old, kasi nagpunta ako ng Japan 1920 ako nagpunta ng Japan. So nung hindi ko pa alam na nakakamatay pala yung pagbabadtab is pag malamig na ganyan ako, nakalubog agad ako eh, ang init ng tubig ko 45. Pag ahon ko, Diyos ko, nahihilo-hilo ako, ganun. Sabi ng asawa, kapag ikaw ay magbabad, wag masyadong matagal kasi baka pumutok yung dugo mo. Ay, may mamamatay ka talaga. Ay, hindi ko pa alam nung. Kaya pala nung bata-bata pa ako, nakakayanan ko yun. Ngayon, kapag tumatanders ka na talaga, minsan, inaabot ako sa opuro ng mga 15 minutes, 20 minutes. Yung maligam-ligam lang ang tubig, ha? Ang tubig ko kasi, pag yung mainit na mainit ang tubig namin, is inaabot yun ng 42, 41, okay na yan. Pwede kang babab sa bathtub ng mga 15 minutes.
At wag na wag kang magbababad sa bathtub ng nakainom ka. Kasi nung si Mitsuko nagpunta dito nung New Year, kasi nga sa Tokyo, hindi kagaya dito sa amin na ano, yung pipindutin mo lang siya, kusa siyang umiinit. Pag lumamig, kusa rin siyang umiinit. Sa Tokyo, is hindi ganon yung kay Mitsuki. Kaya pag umuwi dito sa Mitsuki, tuwan-tuwa yung kasi, ay salamat kasi makakapag-bathtub daw siya ng matagal. Eh ngayon, nung New Year, yung nag-inuman sila, bigla siyang, ano yung, alam mo, minsan nakakatulog ka na sa bathtub eh, sobrang sarap ng pakiramdam mo. Pag angat na ganyan ni Mitsuki, nagsusuka siya. Kasi sabi ko, ba't ka nagsusuka? Kasi napatagal yung pag-bathtub, yung pagbabad niya sa bathtub. Ayun, siguro nahilo, tapos nagsuka. Is, sabi ko, wag, sabi niya, mama, ano naman kasi, hindi ko naman, hindi daw niya alam na magsusuka siya. Hindi naman kasi siya nagbababad ng ganong katagal eh. Siguro, nasanay kasi sa Tokyo na kapag nagbabad, mga 10 minutes lang, angat agad siya, yung ahon agad siya sa bathtub. Dito kasi, ano yun, automatically na umiinit. Pag lumalamig, iinit siya ng konti, dahan-dahan yung init ng bathtub namin. Ayun, kaya nung nagpunta siya dito, nagsuka talaga siya kasi nga nakainom siya noon eh, tapos biglang nagbabad, so sumakit yung ulo, siguro nahilo, yun, nagsuka. Maraming hapon na namamatay dahil sa biglang babad, tapos biglang, alam mo yung maraming matatandang hapon, palibasa nga excuse me, palibasa nga kapag matanda ka na, hindi mo na kasi nararamdaman minsan yung init, minsan yung lamig. So, akala mo, mainit, nakatamtaman lang, pero mainit na pala yun. So, ayun ang iniiwasan ng mga Hapon na wag masyadong magbabad ng sobrang init. Dapat katamtaman lang yung tubig dahil bukas na bukas yung pores natin sa katawan natin. So, dapat katamtaman lang yung init. And isa pa, kapag ganitong tag-snow, alam mo yung kapag sa umaga, lalo sa umaga, yung biglang paiinitin yung sasakyan. Biglang naaangater yung battery. Minsan, nangyari kasi yan sa akin, nung nagtatrabaho ako, siyempre kinakailangan, bago ka pa pumasok sa trabaho, pinaiinit ko na yung sasakyan ko. Kasi nga, para ano siya, para hindi siya biglang, brum! Ay, tataas yung battery. Minsan tumitigil yung sasakyan. Kaya ang ginagawa namin bago kami noong pumapasok or kagasi na Kenchang pumapasok na maaga, 30 minutes pa lang, binubuksan ko na yung mga sasakyan ni Papa at saka ni Kenchang. Kasi nga, para hindi na mga, ano yung biglang huminto yung battery ng mga sasakyan nila. So, ayun, ang dapat talagang mga dapat na gawin kapag nag-i-snow is yung mag-imbak ng pagkain, tapos is yung mga flashlight, baka mawalaan ang mga ilaw, tapos kinakailangan yung mga sasakyan mo, may mga chain, at saka yung pang-snow na mga damit. Kasi pag lumabas ka, tapos wala kang mga sapatos na pang-snow, ay madudulas ka talaga. So, ayon ang sa amin. Yun ang pagtag-snow dito sa Japan, ganon. Sa Pilipinas naman, is sabi nila masarap daw kumain, masarap magtulog-tulog. Kaya tingnan mo yung mga tao sa Pilipinas, talagang alam, relax na relax sila kapag yung tag-ulan. Relax na sila, relax sila. Eh dito sa Japan, pag yung tag-snow, ay iritang-irita naman kami. Kasi alam mo yung hindi ka makalabas ng bahay. Kasi ang lamig. Tapos ang kapal-kapal ng yelo, hindi makatakbo yung sasakyan mo. Boring. Alam mo, ay Diyos ko. Eh ngayon kanina nga, buti na lang nakapamili kami ni Pabsing nung, kailan ba kami namili? Nung Sabado na full tank. Kasi nga nakakatamad lumabas. Yung alam mo, pag lumabas ka is ang lamig-lamig. Yung buong katawan mo talaga ang lamig-lamig. Naninigas yung mga kamay ko. Kaya pag ganitong tag-snow, ay nag-i-imbak talaga ako ng maraming pagkain. Kahit na, para ano, kahit na sabi ni Pabsing na, ano, hindi naman kayo sa sarip. Ay, ang hirap kasing mamalingki pag nag-iisa ka.
Tapos ang dami mong bit-bit. Ay kaya pag naandyan si Pabsing, ay namimili talaga ako ng good for 1 week. Para hindi ka nalabas ng labas. Kasi nga malayo kami sa pamilihan. Tapos halimbawa, kulang ng gulay. Gulay lang, magsasasakyan ka pa. Ay kaya bumibili na ako ng pultak na isang kahon na gulay, isang kahon na, alam mo yung mga kahon-kahon yung malalaking kahon. Tapos hindi naman siya nasisira dahil nga malamig. Yung mga gulay, nilalagay ko lang sa kahon, tapos inilalagay ko dito sa ilalim. Meron kasi kami ng secret na lagay ng pagkain sa ilalim. Wala naman kasing daga dito, kaya okay lang yun. Ayun, nilalagay ko doon yung mga hindi na magkasya, kagaya ng mga repolyo. O ay nakabalot naman yun sa plastic, tapos nakalagay sa ano. Nilalagay ko na din sa ilalim para ano, hindi naman siya nasisira. Yung mga isda na pwede namang hindi ilagay sa rep, pwede ko ilagay dito. Kasi malamig sa ilalim nito eh. Dito sa sahig ko, malamig siya. Kasi nga nung, parang nung nagkalindulan, etong imbaka namin sa ilalim, ganun. At saka, kinakailangan talaga, meron ka talaga na, alam mo yon yung, ano, yung mga dapat magiging, ready ka pala kapag ganito. Eh, hindi ko inaasahan na ganyan kakapal yung yelo. Sana matunaw na yung yelo na yan para, alam mo yun, ang hirap pati pag makapal ang yelo. Diyos ko, ang tagal niyang matunaw. Tapos is yung mga halaman ko, yung mga succulent ko. Ay, naku, naaawa ako. Kasi nung isang taon umulan din ng yelo, nilagyan ko siya ng bubong. Eh ngayon hindi mo na siya malalagyan ng bubong eh kasi nga nagluluto kasi ako, hindi ko alam. Sabi ko, bakit ka gabi, kasi mga 4 o'clock, madilim na. So 4 o'clock, sabi ko, bakit kaya ang liwanag ng bintana? Ay hindi naman ako nalabas, nagluluto lang ako sa kusina. Pagpasok ni Kenchang, ay mama, ang kapal ng yelo sa labas. Pagbukas ko nga ng pinto, ay ang kapal nga ng yelo. So ayun. So bukas, hindi ko alam kung paano sila, baka siguro yasumi sila, pero hindi sila nagyayasumi kahit makapal ang yelo. Malilate lang sila, pero hindi sila nagyayasumi kasi ganyan ang mga Hapon eh, maano sila. Kahit nagyayelo, nagkaka-tsunami, nagkaka-COVID, ay naku, trabaho pa rin sila, hindi sila natutulog. Hindi ka nga sa Pilipinas na pag medyo mabagyo-bagyo, umuulan, ay naku, tambayan sila doon, oh. Naalala ko pa nung dalaga pa ako pag umuulan. Naku, talaga namang ang sarap magkwentuhan sa labas ng bahay nyo. Tapos yung mga tambay, kami ni Tito Winky nung ano, kwentuhan, kainan, inuman, lupakan. Ara, sige. Eh dito sa Japan, hindi pwede yung ganon. Trabaho sila, trabaho. Kahit nga umuulan ng yelo, minsan hihinto ang train. Ay, maglalakad sila pa. Kasi kapag ngayon, nakita ko sa news ngayon, sa Tokyo, talagang grabe. Ay, hindi pala sa Tokyo. Uulan din kasi sa Tokyo bukas eh. Ngayon, pag lahat ng news makikita mo, ay tigil ang train. Tapos yung mga tao nakakaawa kasi nasa loob ng station, nag-aantay sila ng train. Ang dami talaga, pila-pila silang ganun. Eh, mabuti na lang kamo at kami is okay-okay lang kami. Kung ba sa ano, hindi ganun kakapal na kagaya sa Hokkaido yung mga yelo nila. Okay kami kasi nga, hindi kami masyadong ganun kadami ang yelo kagaya sa Hokkaido, sa Nagano. Eh kami, nasa bundok man kami, hindi ganun katataas ang yelo. Mga tumataas lang ang yelo, mga hanggang tuhod mo. Tapos biglang uulan, matutunaw siya. Tapos, alam mo ang pangit, akala nila ang snow. Maganda siya kapag ganyan, ha? Kapag yung gabi, puting-puti. Pero kapag yung nag-umaga na, tapos inag-aanuhan sa kalsada, maputik. Tapos yung yelo nagiging brown. Tapos itinatambak nila sa tabi-tabi. Ang pangit. Maganda lang yan pag ganyan, eh. Kaya, ay nako,
bukas, ewan natin, tingnan natin kung kakapal pa. Sana umulan ng malakas ngayon para matuno agad yung yelo. At nakakailita kasi pag yung ganyan yelo, ang dumi, tapos ang lamig. Alam mo yung pag matutuyo na ang yelo, ang lamig niya. Talaga, pshu, so, pumapasok sa bahay yung lamig. Tapos is, ano pa yan, ang pangit tingnan kapag yung putik na putik. Pag natalamsikan ka, ay, ewan ko pag hindi ka nainis. So, ayan guys, ganyan lang ang buhay namin dito sa Japan. Kahit nagkaka-snow, trabaho sila. Diretsong trabaho, hindi ka gaya sa Pilipinas. Kain, tapos sa kwentuhan, tulugan, gitarahan. Eh dito wala, eh trabaho talaga sila. Kahit mayelo, yun nga lang. Ano naman sina Pabsing at saka si Kenchang, pag alam na talagang mayelong-mayelo, hindi sila pumapasok talaga, lalo malayo opisina ni Pabsing. So, sana naman umulan ng malakas ngayon ng tubig, ha? Hindi yelo. Umulan ng malakas-lakas ngayon para matunaw yung yelo. O, ayan guys, na-share ko na kung ano ang pagkakaiba ng ulan at yelo sa Pilipinas at saka dito sa Japan. And sana naman makauwi na si Pabsing nang walang anumang nangyayari. Okay guys, dito ko natatapusin ang aking vlog for today at ako'y nilalamig na. Tatawagan ko pa si Pabsing kung nakauwi na, kung anong oras uuwi. Dahil ako talaga ninenervyos at nag-aalala kasi nga makapal ang yelo doon sa papuntang meet, papauwi dito. Galing kasi siya ng Mito eh. So makapal ang yelo papuntang Hitachi. So, sana naman makauwi si Pabsing nang walang anumang nangyayari. Okay, so again and again, kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, subscribe my YouTube channel and thumbs up if you like my video and hit the bell button para updated kayo sa aking mga vlogs. And ngayon, natakwenta-kwenta yung vlog ko, na-share ko lang ha. At saka ano... click nyo naman po yung subscribe kasi free lang po yun. Okay, again and again, it's me, Aiko Sekiguchi from Japan, saying, see you later, alligator!